Hi everyone, it's me Gali. Welcome back to my channel. So for today's video, I am going to share with you my thoughts about this OxyCure Acne Clear Potion Spa Treatment. Ganito po yung itsura ng actual component ng box rather. This product is dermatologically tested and dito nakasulat, and this is best for those na merong acne prone skin. Dito naman banda, nakasulat ang product claims, and then this product is formulated in Japan. Dito na side, makikita nyo po yung picture ng actual component, tapos dito naman banda, nakasulat yung mga key ingredients. Sabi dito, meron daw tong 2% salicylic acid. So, ang salicylic acid, mga kapatid, ay isang beta-hydroxy acid na ingredient. It is well known for reducing acne by exfoliating our skin and keeping our pores clear. Meron din po itong encapsulated multi-acne care, niacinamide or vitamin B3, a skin-restoring ingredient, zinc PCA, a kind of ingredient that helps control acne and sebum activity, the very popular aloe vera extract, a soothing and moisturizing ingredient, and last but not the least, 10-hydroxydecanoic acid. I'm not sure kung tama yung pag-pronounce ko ha, pero itong ingredient na to ay isang skin conditioning and occlusive agent. Dito naman po banda, nakasulat po yung ingredients. Ayan. This is paraben, fragrance, and oil-free na product. Tapos, meron tong 15 ml na content amount, and it's made in Thailand. Dito naman po sa likod, nakasulat po yung description ng product, paano siya gamitin, and dito sa pinakailalim, nakasulat yung expiration and manufacturing date. Kapag inopen mo yung box, ganito po yung itsura sa loob. Tanggalin na natin yung actual component para makita nyo. Ganito po yung itsura ng actual component, mga kapatid. Ayan siya. Nung pagkita ko sa component na to, it reminds me of yung lalagyan ng Martha Hewlett, yung para sa kuko, mga kapatid. Kasi diba, ganitong-ganito, nag-vary lang sila sa color. Kapag gagamitin mo to, i-open mo lang yung screw cap, i-twist mo lang, open agad. Tapos, tatanggalin mo tong plastic cork. Kasi lang mahirap tong tanggalin, mga kapatid. So ngayon, pag-usapan na natin yung pros and cons ng product na to. Uunahin ko munang i-mention yung pros bago yung con. Okay? Based on our experience, ang pinakauna pong strength ng product na to, nung ginamit po namin to ni Jacob, yung bunso ko pong kapatid, kasi dalawa po kaming nag-test sa product na to, ay we find this product unique and effective when it comes to treating normal pimples. Unique, it's because it's my first time po na makagamit ng spa treatment na merong bi-phase na vibe. Kasi ang itsura nito, mga kapatid, pasensya na, hindi ko maipapakita sa inyo. It's because ubos na siya, mga kapatid, especially yung clear na solution. Pero don't worry, kasi after kong may-upload yung product review na to, ay isusunod ko po yung wear test na ginawa namin ni Jacob. Pero parang meron pang pink na mud na natira sa ilalim. Ang tama kasing paggamit ito, mga kapatid, ay bawal mo siyang i-shake. Tapos, using a cotton bud, wait lang ha, kukuha ako. Ipipick up mo yung pink na mud sa ilalim ng pagganito. Ayan o. Bawal i-shake yung bottle ha. Kailangan intact talaga yung pink na mud sa ilalim, mga kapatid. Tapos, ayan. Tapos, itong pink na mud, ito po yung ilalagay mo sa existing na pimple mo. Idadat-dat mo lang. Kung ang acne mo naman ay meron ng white sa gitna, alam mo yung ready to come out na, mga kapatid, ay tutulungan ng product na to na maipalabas yung pus na nasa ilalim. Pero kung ang acne mo naman ay cystic type and yung classing acne na alam mo yung umpok lang na malaki tapos wala pang white sa gitna, ay hindi siya ganun ka-effective. Ang pangalawang strength naman ng product na to, ito pong claim ng product na it can exfoliate dead skin, ay totoo po. Nung ginamit po namin to ni Jacob, ay yung mga parts na nilagyan namin ay nag-exfoliate talaga. Yung pinakaunang part sa mukha ng kapatid ko na nag-exfoliate ay dito banda sa jawline. Ako naman, dahil nung ginamit ko to ay parang tatlong tigyawat lang ata ang tumubo sa mukha ko. Pero of course, thankful ako, hindi ako na kinareklamo, mga kapatid. Ay nagbabalat po talaga siya. Kaya legit na, mga kapatid. Hi guys, nakapaghilamos na ako and ito po yung itsura ng pimples ko after ko nilagyan ng OxyCure. So ito, medyo lumaki siya. Parang yung mechanism ng OxyCure, papalabasin niya yung pus. Ano? Tapos ito din.
nagbibigay talaga siya ng skin pero in a gentle way. Ito, natuyo na. Kasi ito maliit. So ngayon, pag-usapan na po natin yung cons ng product na to. Na-appreciate ko yung uniqueness ng formula pero yung packaging po ay hindi ko na-appreciate. It's because super duper hirap tanggalin itong plastic cork to the point na alam mo yung pati ko kung ko na uka na siya mga kapatid sa sobrang tigas. Ang pangalawa kong con ng product na to, for example, ay nagsiputukan na po yung tigyawat mo. Kasi diba sabi ko kanina sa pros na kapag ginamit mo tong product na to and meron ng crater yung ang pimple mo, ay papalabasin niya yung pus. For me lang to ha, I'm not sure sa ibang tao mga kapatid kung con pa rin to sa kanila, ay medyo magasto siya sa cotton buds kasi nung ginamit namin to ni Jacob and nagsiputukan na po yung tigyawat niya ay hindi kami naguulit ng cotton buds. Hindi namin tinidip twice. May buds na merong dugo, meron namang buds na meron ng fluid na kemerut, mga ganyan. So para sa akin, hindi hygienic na kapag inaulit-ulit mo na isaw-saw yung buds sa solution. Kaya magastos siya sa buds at the end of the night na ginamit mo siya. So ito lahat yung nagamit namin ng cotton buds. 12 pieces yung nagamit namin na cotton buds. Ang pangatlong con naman ng product na to, para po sa akin, hindi po affordable ang product na to and enough para sa mga consumers na limited lang ang budget tapos marami po ang tigyawat sa mukha. It's because ang presyo kasi ng isang 15ml mga kapatid ay 349 pesos. Nung ginamit namin to ni Jacob, sa aming dalawa ni Jacob, mas siya ang gumamit nito kasi ako, tatlo lang yon and nag-dry agad kasi normal nga lang yung tigyawat ko and effective tong gamitin sa mga merong normal na pimples. Pero for example, kung ang case ng mukha mo ay dadad talaga ng tigyawat, yung 15ml mga kapatid ay mga ano lang mga kapatid, mga 15 days, mga 5 days lang rather, ubos na agad siya. So yan po yung reality kapag pinili mo tong product na to and severe yung case ng tigyawat mo. Magre-replenish ka ng magre-replenish until na humupa yung tigyawat mo. Before ko i-end tong video na to, meron lang po akong gustong i-clarify kasi baka magulat tayo especially sa mga gustong gumamit ng product na to na meron po siyang strong scent. Yes, tama po yung narinig nyo. Kung i-describe ko po yung amoy ng Acne Clear Potion, mix of alcohol, salicylic acid, and camphor na ingredient. Okay, bakit ganito ate? Bakit meron siyang strong scent na sinabi naman sa packaging na fragrance-free po itong product na to? Ang ibig sabihin po kasi ng fragrance-free na word ay wala pong nilagay na extra fragrances para i-mask yung natural odor ng isang product. So yan po yung ibig sabihin kapag nakakita po kayo ng fragrance-free. So hindi po ibig sabihin na yung isang product talaga ay zero talaga yung amoy. Kung ano po yung amoy ng natural na ingredients, yung ingredients talaga na nakalista dito, ay yun po yung maamoy ninyo kapag meron pong tatak na fragrance-free. So i-end ko na tong vlog mga kapatid. I hope this product review will help your purchase decision. Kung bibili ba kayo ng Oxcure Acne Clear Potion Spot Treatment or hindi, and kung tatanungin niyo naman ako kung mai-recommend ko ba tong spot treatment na to, opo, mai-recommend ko to sa may mga mild and normal na pimples. Kung nagustuhan niyo po itong video na to, please hit the like button, comment your thoughts, and kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. You can also follow my social media accounts, Facebook page, and Instagram, all at Gali Gascon. Thank you so much for watching. Bye! Ano na ako ka, Jerry? Kiss ko, babe. Bye mga kapatid. Bye mga kapatid.